Davao City is the birthplace of the 911. Na ngayon ay nare-replicate sa buong bansa at nagawa namin sa Quezon City ang 3 minutes response. So I'll be trying to replicate it here in Davao City una and the whole Region 11 in general in the major cities. Mas mabilis na pagresponde. Ito ang isa sa mga prioridad na nais ipatupad ng bagong regional director ng Police Regional Office 11 na si Police Brigadier General Nicolas Torre III sa Davao Region. Ayon kay General Torre, kung nagawa ito sa ibang lugar sa bansa, hindi malayong kaya rin itong maipatupad sa Davao City. See, if we can achieve na pag kayo ay nagdial ng emergency hotline number namin, we can be there beside you within 3 minutes or maybe in reasonable time, 5 minutes maybe or less. Sa ilalim ng 3 minutes response time, re-respondihan ng pulis ang tawag ng mga residente o anumang insidente sa loob ng 3 minuto. Sa ngayon, nagsasagawa pa ng inventory and DCPO kung ano ang kanilang available na gamit at kung ano pa ang mga kulang. Ganon din ang magiging assessment ng kanilang mga tauhan para sa mabilis na pagresponde. Isa sa ilalim rin sa training at simulation exercises ang mga field personnel na siyang magre-responde sa mga naghihingi ng tulong. Ina-assist yung per station natin kung ilan yung mobile cars, mobile patrol cars, and then yung mga radios, kung sino yung may mga body-worn cameras. So, may ano tayo ma'am na i-study yung regional director natin kung makuha ba ng isang station or ng Davao City Police Office itong 3 minutes response time. Kasabay nito, paiiksiin na rin sa 8 oras ang duty ng mga field personnel, lalo na ang mga force operatives at mobile patrols. Ito ay upang magkaroon sila ng sapat na pahinga at makapagbigay ng mas dekalidad na serbisyo sa taong bayan. Nananawagan naman ang Davao City Police sa mga Davaoenyo na mag-report sa PNP kung kailangan nila ng tulong ng pulis. Kung may mga insidente na nangyayari sa kanila, or sila mismo, or may nalalaman sila, mag-report ka agad sa ating kapulisan, ma'am. Hindi lang pagpo-post sa social media kasi hindi namin yan ma-actionan. Samantala, bumaba ang bilang ng krimen sa Davao City ngayong taon batay sa record ng Davao City Police Office. Mula January hanggang May 2024, umabot sa 1,759 ang crime incidents sa lungsod na mas mababa sa kaparehong period noong nakaraang taon na 1,831 cases. Nauuna pa rin dito ang mga pagnanakaw, pagpatay at rape. Bumaba rin ang index crime ngayong 2024 tulad ng murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft at carjacking. Patunay lamang ito na nananatili pa rin isa sa safest city sa Asia, ang Davao City. Lilian Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.